is me again. Welcome to my channel, Rutranse. Kung sino pa hindi nag-like and share, please click the bell para update kayo lagi sa aking bagong video. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano yung mga binili ng asawa ko. Dami. Mga healthy na food na kulay. Ayan, ipakita ko na sa inyo. Ayan, guys, ang pinili ng asawa ko ng gulay. Napakadaming gulay. Kita niyo, guys. Daming gulay. Ayan. Yan mga binili ng asawa ko. Surprise niya ako kung ano yung mga binili ng gulay. Gulay. Huwag laging kane kasi nakaka-high blood. Kaya mas maganda din ang gulay kakain para always healthy. Yan. Tutusin din naman kami kumakain lagi ng karne. Bihira lang. Ang kinakain namin, gulay, isda, o manok. Beef. Hindi kami masyado kumakain. Baboy, bawal. Bawal naman talaga sa amin yung baboy kasi Muslim kami. Kaya, Muslim kasi ang asawa ko. Kaya lang, nagpa-convo. Convert na rin ako ng Muslim na religion. Kaya talaga halos 20 years hindi ako kumakain ng baboy. More than 20 years hindi ako kumain ng baboy. Simula nung nag-asawa kami ng asawa ko. Yung panganay ko is already 19 years old. Kaya more than 20 years hindi ako kumain ng baboy. Kaya yung mga kinakain lang namin, gulay, isda, and manok. Beef, ano lang, bihira lang guys, yung beef na kinakain namin. Kaya ayun. Ito lang ang mga kinakain namin, gulay. No, masyado na beef, hindi. Kaya, yun nga. Ito, kita ko sa inyo mga binili niya na surprise sa akin. Ayan, ito ay ang dami yung binili na alubati. Ayan. Alubati, gulay. Ayan. Ayan, kain. Ano ko lang yung ano. Yung. Ayan, alubati. Ang yung asawa ko, ayan, maraming chili, o, diba? Mahilig siya sa maanghang ng asawa ko kasi from Bangladesh kasi siya, parang India, Bangladesh, Pakistan, ganun yung mga ingredients nila. So, mahilig sa mga maanghang saka sa mga powder. Ayan. And then okra, ayan. Yan yung binili ng asawa ko. Okra. Tapos, ay, ito din, patani. Ito. Yan, patani. Yan. Patani. Yan, ang patani. Ngayon is season na ng patani. Pero pambuhok. Ayan, season ng patani yan, guys. Ngayon, kaya, nakabili siya ng patani niya. Ating patani of beans. Ang tawag dito yung ko. Hindi ka nakalimutan ko. Tapos, ayan, kandul. Ayan. Ayan, kandul. Kangkong guys, kangkong, ayan ang binili niya, kangkong, ayan, sino mahilig sa kangkong, ayan, and then, kalabasa, diba ang kalabasa nila, kalabasa, ayan ang binili ng asawa ko ng kalabasa, o diba, ayan, ang gulay, and then
Palaya. O, yan. Palaya, malalaki na ang palaya nang binili ng asawa ko. God Jesus. Alam nyo guys, ang gulay dito sobrang mahal. Grabe. Ang palaya is 8 euro 1 kilo. Ang 8 euro sa atin is, I think, 500 pesos sa atin, 8 euro, ayan, maghalos 500 pesos and 1 kilo sa atin, 8 euro and 1 kilo, ang kapalit ng 1 euro is, depende sa rate, 58 pesos and 1 euro, sometimes abot sa 60 ang 1 euro. Mahal guys ang gulay dito. Kaya paminsan mga Pilipino din bihira kumakain ng mga gulay na Pilipino kasi sobrang mahal talaga. As in kung isipin mo. Yeah. Pero kailangan natin kumain ng gulay kaya ito 8 euro. Alubati din 8 euro din yan. 1 kilo. At ganun din sa okra. Ganun din sa kangkong. Ganun din ito. Yan. Ito naman is 4, I think is 7 euro, ganun, mga 1 kilo. Ito din, mahal din ito, 8 euro, 1 kilo guys. Yan ang mahal-mahal dito guys, hindi mura ang mabili dito. Kung i-convert mo sa atin sa Pilipinas, napakamahal ang mabibili dito kaysa sa atin. Pero, ibang taon, hindi natin iniisip ang pera sa euro. Pero paminsan inisip ng mga Pinoy dito, kaya paminsan bihira din kumakain ng Pinoy ng mga Pinoy food. Kasi as in, mahal siya guys. Mahal siya. Mahal siya. Nakakaano din siya guys. Sakit sa bulsa kung isipin mo. Kasi paminsan, dalawang beses mo lang makakain niyo. Diba? Kung isipin mo sa pera natin, paminsan, yung ganito kang kung kinukuha lang natin sa kapitbahay o kaya sa likod ng bahay, ganun, mga tanim-tanim, o kaya yung chili, o diba, o kaya yung okra, kikisuyok, o kaya yung alubati, makukuha mo yan kung saan-saan, o diba, yeah. Kaya talaga, grabe mahal dito guys, ang mga gulay, hindi pa siya basta dito, ang mga mabili, sobrang mahal, totoo lang. Ayan. Ito din mahal yung mga ito. Luya. Ayan o. 8 euro din yan. 1 kilo. Ayan. Luya. Ayan ang asawa ko sa Bangladesh shop. Lahat ito. Lahat ito binili niya sa Bangladesh shop. Tapos pumili siya ng talong. Iba ang talong nila dito guys. Talong ng Europe ito. Hindi Asian. Ayan. Ayan. Malalaki. Mataba-taba. O sinong gusto dyan? Talong, mataba-taba. Talong o banana. Ayan. Diba? Yan mga guys. Nabibili din dyan. Super mahal. Ayan. Pero kailangan kumain ng gulay. Kaya ito nga. Napagulay na ako. Ayan. Malaging ganito. Every 1 week kung bili masama ko yung gulay. Marami. Ayan. Meron din ako mamaya magsasalat ako ng pipino. E ganito ang pipino nila guys. Ayan ang pipino nila. Iba no. Ayan. Anong gusto nyo? Banana, talong o pipino? Ayan. O diba? Comment down below guys kung anong gusto nyo mahahaba. Yung talong, mataba-daba lang. Yung pipino, mahaba, banana, may mahaba, may maiksi, ganun din. O, ayan. Diba? Pero yung ano nila, yung kalabasa nila, iba yung kalabasa nila. Sweet kalabasa, kaya ta ito. Ayan, ayan. Pwede pang soup. Yan, ganito. Yung kalabasa nila. Ayan, guys. Ang gulay-gulay na nabili ng isang ako. Nagulay. Grabe, dami niya nabili. Kaya, masaya ako at makakain ng maraming gulay talaga. So,
Sana na enjoy ninyo ang aking vlog. Ang simple na ni ano ko lang sa inyo, share ko lang aking gulayan. Dami kasi gulay, kaya sinabi ko gulayan. Ayan. Lahat. Pwede ba? Ayan, may konkreto. Pampinatbet. Ayan. Pwede yung pampinatbet to. To. Ito. Lalo. Saka. Bibili na lang ako ng sitaw later. Bukas na ako ng sitaw. Ayan guys. Ayan. Aking mga kulayan. Ayan. Thank you all guys. Sa aking video at sa pagpanood nyo. Sana hindi kayo magsawa sa aking panood ng video guys. Thank you for watching. So dito na lang guys, hanggang dito na lang. Thank you all for watching all guys. Ingat-ingat kayo lagi. Atensya na kayo sa boses ko, medyo pang samang pakiramdam. Ingat-ingat na lang kayo at sana maabot na ating mga pangarap. Thank you all guys for watching.